Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So kung makikita nyo sa video ito, nag-change oil tayo dito sa ating motor Kawasaki Baraka 175. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung kung paano ako nag-change oil kasi meron na tayo na unang video. So ngayon ay babahagi ko sa inyo itong langis. Ayan, na nabili ko. So kung mapapansin nyo, halos magkaparehas lang siya, pero magkaiba pala siya. So itong isa ay Petron Sprint 40 din. Ito pares ng Petron. So itong isa ay multi-grade. Tapos itong isa ay mono-grade. So ano nga ba ang pinakaiba nila? Base sa ating pagsasaliksik, sabi din sa atin ni Mr. Google. Ayan. So ito daw, si multi-grade, meron siyang pang winter. Ayan, itong SAE. Ano bang ibig sabihin ng mga yan, nakasulat na yan? So yung JASO, ang ibig sabihin niya po ay Japanese Automotive Standard Organization. So pumasa siya dun sa JASO, dun sa Japanese standard na yan. Tapos yung API po ay American Petroleum Institute. So pumasa din po siya dun. Yung SJ naman po, ito yung kanyang barrier, yung kanyang pinaka classification. Pagka S, start po sa S, ay pang gaso din po, ibig sabihin pang spark. Tapos pagka nagsisimula naman po sa S and at saka F, ay pang diesel naman po yun. Ayan. So ano nga po bang pagkakaiba ng multigrade sa monograde? At maaari ba to dito sa ating motor? Yun ang mga tanong. So ayun nga po, base po sa aking pagkakasaliksik, pwede naman daw po. Kasi yung pinagkaiba niya lang, halos parehas naman sila ng SAE. Ano po ba yung SAE? Society of Automotive. So 40, parehas po siyang 40. So pagtaas po ng numero, paglapot po ng langis. So yung sa multigrade, meron po siyang pang winter, dito po wala. So pagka monograde po, parang base oil lang siya. Ito naman po multigrade, meron siya mga additives na nakalagay. So yun nga po, gaya nabanggit ko, pang winter po siya. Ibig sabihin po nito, 20WD-40, pag liit po ng numero, pag nipis po ng langis. Para po mas madali natin siya maintindihan, pag malamig po kasi yung makina natin, lumalapot yung langis, namumuo siya parang mantika, ganon. So pagka mababa ang ano, ang kanyang numero sa pang winter na yan, hindi mamumuo yung langis. So yun po ang pinagkaiba niya sa monograde. So ito wala siyang ganon, okay lang naman po siya. Kasi ito naman daw po ay dito sa atin ay wala naman pong winter. So pinakamababa na po nating climate dito ay nasa 10 degrees Celsius sa Baguio, kaya po sa Mountain Province. Dito naman po sa amin sa Batangas, ang pinakamababa na temperature ay nasa mga 20. Ano po siguro ang pinakamababa na itala, 22, ganyan. So okay din, okay lang din po siya, ayan. So yung 40 naman po ngayon, ibig sabihin niya yung lapot na nga po, ayan. So ito po yung sample ng ating multigrade. Ayan. So ganyan po siya. Tapos ito naman po yung sample ng ating monograde. So ganun din naman po yung kanyang laman. So kung mapapagkumpara po natin, dahil parehas lang ang temperature niya, so parehas lang din po yung kanyang lapot at labnaw. Ayan. Pares lang po. Ayan. So, kaya wala po siyang problema. Sa tingin ko. Ayan. So, susubukan po natin siya. Kasi, order ko po siya sa Shopee sa halagang
140 lang ito pong monograde. Samantalang ito po yung dati kong sadyang ginagamit ay multigrade na 180. So nakatipid tayo ng halos 40 pesos. Ay dalawa po yung binili ko, kaya halos nasa 80 pesos yung natipid natin. Malaking bagay yun. So kung halos parehas lang din naman siya, kaya lumalat sa mga epekto, okay lang ito. Kasi buwan-buwan naman po tayo nag-change-change kasi pambiyahe po yung tricycle natin. So ito, masusubukan po natin ito kung anong pagkakaiba niya sa performance. Kung meron po akong nakalimutan o may kulang po sa aking mga sinasabi at meron po kayong nalalaman, pakicomment nyo naman po sa baba para po malaman din ng iba. At ganun na rin po ako. So ayun po, bago pa lang po kayo dito sa ating channel, pakihit nyo naman po yung subscribe button at notification bell para updated pa po kayo sa mga susunod pa nating babahaging video sharing tungkol sa ating mga auto. Ayan, maraming salamat po.